Sa mga nagtatanong po ulit ng skincare ko, eto na po. Kapag first time user ka po ng RDL Astringent, sa number 3 ka po mag-umpisa. Eskin All White naman po yung gamit kong toner. At yung cream o sunscreen na gamit ko, eto naman po. Fairy Skin po yan. Matagal na po akong user ng RDL. Dito po nawawala yung pimples ko. Ang ginagawa ko po, pinaghahalo ko po yung dalawa na yan. Tapos, ganito yung kalalabasan. Hindi po recommended na paghaluin yung dalawa. Pero since matagal na akong user, pagbigyan nyo na ako. Kung first time user kayo, puro na RDL ang gamitin nyo. Maglagay lang kayo sa bulak ng konti, ipahid nyo po siya sa face nyo, pati na rin po sa leeg. Yung pagpahid po, dampi-dampi lang, tapos pataas. Marami pa rin natatakot na gumamit ng RDL dahil nakakasunog nga daw po ng face. Well, kapag mali po talaga yung paggamit nyo, masusunog talaga. Hanggang 2 months nga lang po pala dapat gamitin to. Kaya lang, kapag hinihinto ko, nagkaka-pimples ako. Next naman, ia-apply ko tong sunscreen. Yung paglagay po neto sa face din at saka sa leeg. Kahit hindi po kayo naaarawan, dapat maglagay daw po kayo ng sunscreen para daw hindi kayo masyadong magkaroon ng wrinkles. At kung lagi naman kayong naaarawan, eto yung magiging protection nyo para maiwasan na magkaroon kayo ng cancer sa skin. Yung pag-apply nga po pala ng RDL, pwede siyang twice a day. Pwede nyong gawin umaga at saka gabi. Pero ako kasi isang beses lang sa isang araw. Nakakatanggal nga po pala ang RDL ng mga dark spots, pimple marks, at syempre ng mga dead skin. Sa mga nagtatanong naman po kung mahapde, opo mahapde. Normal lang po yun at normal din na magbalat. Nagbabalat po siya o nagpipil kasi nga inaalis yung mga dead skin mo at kasama rin yung namumula-mula siya. O ayan, tapos na ako sa sunscreen. Wala namang nagbago, sabi ni Irene. At para naman hindi kayo masyadong maputla katulad ko, naglalagay ako nitong lip serum. Pwede nga rin pala to sa mga pisngi nyo. Oil-based to kaya madaling ikalat sa face. Yung iba kasing cheek tint na nilalagay ko, hirap ispread. Pero eto na ko, sobrang dali lang. At isa pa, napaka-natural look. Kapag tumatanda ka na katulad ko, natural look makeup na talaga yung mga bet natin. O diba parang wala lang? Sabi na naman ni Irene, sa mga mami na katulad ko na laging nasa bahay, okay lang po na mag-ayos tayo paminsan-minsan. Hindi po ito kalandian. Kung eto po yung magpapakomportable sa atin, go lang po. At dahil manipis nga yung kilay ko, gumagamit ako ng eyebrow soap. Tinted nga pala yung ginamit ko. Meron kasi niya yung transparent lang. Para naman kasi yun sa makakapalang kilay. And since manipis ang kilay ko, tinted na brown ang gagamitin ko. Kung hindi ka marunong magkilay, eto pwedeng-pwede sa ito kasi iba brush-brush mo lang. Tapos syempre kapag merong lampas-lampas, punasan nyo na lang. O diba? Kita mo na agad yung difference. Sobrang okay din itong eyebrow soap kasi napaka-natural lang tignan. Pinakapal lang talaga niya yung mga hibla-hibla ng kilay mo. Balik nga po pala ulit tayo sa RDL. Ang paggamit po ng RDL, mag-uumpisa sa 3, sa 2, tapos sa 1. Meron nga din palang sunblock ang RDL or whitening cream, pati na rin po toner. Kapag bumili naman po kayo, magkakatabi lang yung mga yon. Sa mga nagtatanong naman po kung saan nabibili, meron po sa Mercury, meron naman po sa mga hypermarket, at meron din po sa TikTok shop ko yung pinaka-astringent lang. Kung wala kang time bumili sa labas, punta lang po kayo sa TikTok shop ko. Makikita nyo doon lahat ng ginamit ko dito sa video. O ayan, tapos na ulit yung kilay ko. Kapag umaalis naman ako o lumalabas ng bahay, gumagamit ako ng concealer. And since nandito lang naman ako, yung pinaka-sunscreen lang yung ginamit kong cream. Ang mga pwede nga po palang gumamit itong RDL, base kay Maring Google, ay 12 years old pataas. Hindi rin daw po ito pwedeng gamitin kapag meron kang broken skin. Pero pwede naman siguro sa mga broken hearted. Ayan po yung itsura ng pinaka-bote niya. Meron pa po yung karton. Kung meron pa kayong mga tanong, andyan naman po si Google. Yun lang po, salamat!